Ano-ano ba yung mga bagay na hindi mo dapat ipagkalat? Dahil kaya hindi ka siguro umaasenso ay dahil alam ng iba ang lahat-lahat sa'yo. Magandang araw! Ako po si Tots, the Accidental OFW at sa video pong ito, iisa-isahin natin yung mga bagay na dapat ay sa'yo, dapat sa pang-sarili mo lang at dapat ay hindi mo ipinagkakalat, hindi mo ipinagchichismis sa iba dahil baka ito yung dahilan kung bakit hindi ka umaasenso sa buhay. Hindi naman masama na magsabi tayo ng ibang mga impormasyon sa sarili natin pero hindi natin dapat ipagkalat lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Kung may kakilala ka na kagaya nito na yung buhay nila ay parang karindiryang bukas sa lahat ng gustong kumain, ang una natin gawin, pakilike muna yung video nito, mag-subscribe sa channel natin at ang pinakamahalaga, i-share doon sa mga taong yun yung video na ito para alam nila na may information na kagaya nito na makakatulong marahil sa kanila. So mag-umpisa na tayo, ano-ano ba yung mga bagay na dapat hindi mo ipagkakalat dahil baka ito yung sanhi ng hindi mo pag-asenso. So, unang-una na dito ay yung malalaking plano mo sa buhay. Sa isip natin, napakalalaki ng mga bagay na nangyayari, napakalayo ng mga nararating nung mga pangarap natin at yung mga adhikain sa buhay. Naroroon yung mga gusto nating trabaho, yung mga gusto nating ipundar at yung mga bagay na gusto nating makamtan kahit na nag-uumpisa pa lang tayo halimbawa sa buhay or nandoon na tayo sa kalagitnaan ng pag-iipon. Pero yung mga malalaking plano mo sa buhay ay dapat nasa sayo kasi nag-represent ito nung yung future insight. Kung ano yung buhay na gusto mong mangyari sa'yo at kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo. Hindi mo kailangan yung ibang tao para dito dahil marahil kung gagawin mo at isasali mo sila dito ay syempre hindi maiiwasan na makikisaw-saw sila at magbibigay sila ng mga opinion na maaaring maka-discourage sa'yo or makasakit sa damdamin mo dahil yung mga opinion nila ay kakaiba doon sa opinion mo. Pupwede nga magkaroon ng lamat halimbawa yung relationship kung meron kayong mga pagtatalo dahil yung iba ay hindi sang-ayon doon sa malaking plano mo sa buhay. So, ang gawin mo is gawin mo muna, simulan mo muna yung mga plano mo sa buhay at siguro kung dumating yung pagkakataon na mga ngailangan ka ng tulong, sabihin mo dun sa iba yung particular aspect na kailangan mo ng tulong. Huwag mong ibigay sa kanila yung buong plano mo sa buhay dahil sa iyan. At dahil ikaw na mag-isa yung gagawa ng mga bagay na yan. Yung pangalawa na hindi natin dapat ipagkalat ay yung love life mo o yung buhay personal mo in general. Oo, alam ko na nakakakilig at alam ko na gusto nating mag-share ng kilig kaya natin i-display doon sa ating social media. Halimbawa, nakakita na tayo nung the one or nakakita na tayo nung pumapag-ibig. Pero hindi ibig sabihin ay ipagkakalat at sasabihin mo yung buong circumstances ng pangyayari sa aking nakakilala, sino-sino yung mga tao na to. Kasi kahit na nakakita ka na ng love life at kahit na sa tingin mo ay kayo na yung forever, nandito pa rin yung possibility na paano kung hindi mag-work out yung relationship mo. Paano habang kinikilala nyo doon sa stage na nandoon na kayo ay ma-realize nyo na hindi naman pala kayo compatible. So, ang mangyayari nito is involved lahat ng tao doon sa love life mo at lahat sila ay magkakaroon ng opinion masama man o mabuti sa'yo or doon sa other party. Which is unfair sa'yo at saka doon sa other party kasi gusto nyo lang na magmahal, gusto lang naman yung itry kung compatible kayo pero dahil alam ng lahat ng tao ay po pwedeng magbigay sila ng mga information
situation, po pwedeng magbihisyo na ng chismis at yung may mga ibang mga tao na talagang sisiraan at sisiraan ka kahit sino pa yung mga tao na yan. At baka mamaya pag sinabi mo na hindi ka na available, nandiyan na yung mga tukso na doon sa mga taong hindi available lumalapit. Kaya better na wag mo na lang sabihin yung love life mo. At yung personal information, halimbawa ng family mo or ng sarili mo, in general, dahil syempre sa seguridad mo na rin, security mo at saka sa safety ng pamilya mo, at dapat lagi nating isaalang-alang ito. Hindi dahil sa nakita mo na yung love life mo ay open na yung buhay mo sa lahat. Manatiling secret yung mga bagay na pagpaplano nyo halimbawa in the future, tapos gawin nyo na lang is i-invite nyo sila kung halimbawa tuloy na talaga yung kasal at nandiyan na talaga yung pagpaplano, kesa yung umpisa pa lang ay nagpaplano kayo tapos hindi naman pala sigurado, ay mauwi lang sa wala at sa pagkasira ng ibang mga relations. Yung pangatlo na dapat hindi mo ipagkalat ay yung income mo, yung pinagkakakitaan mo. Basta usaping pera na dumadating sa'yo at usaping pera na umaalis sa'yo ay dapat sa'yo lang at hindi mo dapat ipagkalat. Ang mga tao ngayon sa YouTube, nakikita nyo yung ipapakita nila yung kanilang income portfolio, na papakita nila kung magkano yung kikita nila doon sa AdSense, kung ano yung kinikita nila doon sa mga sponsorships at sa ibang mga deals. At ako, to a certain degree, hindi ako nag-agree doon, pero pag itinago nila, halimbawa dahil mayroong confidentiality or mayroong non-disclosure agreement between YouTube or between the brands na pinopromote nila, okay na sa akin yun. Ang ayoko is yung up to the last centavo, up to the last kita, at lahat ng pinagkukuhanan mo ng pera ay binabandera mo sa lahat. Bakit? Again, for security purpose, ayaw mong lapitan ka ng mga taong halimbawang naghahanap ng easy money, o pwede kang i-scam, or worse, o pwedeng maggawan ka ng krimen para makuha yung pera mo o yung pinagkakakitaan mo. Pangalawa, syempre, ayaw mo magkaroon ng expectations yung ibang tao sa'yo. Kung ayaw mo mautangan or ayaw mong malapitan ka ng mga kamag-anak mo or yung mga kaibigan mo, huwag kang magpo-post na ang dami-dami mong available na cash at saka yung mga available na pera. Huwag mong i-post na halimbawang kumikita ka dito sa particular let's say marketing strategy na ito or dito sa marketing company na ito, pero pag nilapitan ka dahil gusto magpapasok sa iyo halimbawa nung kamag-anak mo, tito mo, tita mo, etc., isasabihin mo ay ayaw mo. So again, hindi ka lang nagbibigay ng mga false information dahil ayaw mong magbigay, nagbibigay ka rin ng false hopes sa kanila dahil ang akala nila ay readily available yung mga funds mo at saka yung mga opportunities na ipinapakita mo, pero hindi pala. Ang exception dito ay, number one, kung ikaw ay magpa-file ng iyong statement of assets and liabilities, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, kung ikaw ay nagtatrabaho sa government-owned or controlled corporation, or ikaw ay isang politiko, ikaw ay nasa gobyerno in general, ay magka-file ka ng iyong statement of assets and liabilities at kailangan maging totoo ka doon sa ibinibigay mo dito. Maging totoo yung mga information na inilalagay mo sa SALN mo dahil krimen ang hindi pagpa-file ng SALN, at yung pagpa-falsify ng information doon sa SALN ay may karampatang criminal liability. Gayun din sa pagde-declare mo ng tax, sa pagbabayad mo ng tax, kailangan i-declare mo yung iyong income. Pero syempre, dahil ang tax ay isang masalimuot na bagay, etc. So, dapat at least alam mo kung magkano yung kinikita mo buwan-buwan para i-assess ka ng taxing authority kung magkano yung babayaran mo sa tax. Pero other than that, huwag mong ibibigay yung iyong income or kahit anong information tungkol sa pera. Yung pang-apat na hindi mo dapat ipinagkakalat ay yung diskarte mo sa negosyo
or yung diskarte mo sa trabaho. Siyempre, dahil nandiyan na ang social media, kung naiinis ka doon sa trabaho mo at ayaw mo na doon sa kumpanya, sasabihin mo na mag-resign ka doon sa social media. Or gagamitin mo yung social media para sabihin, halimbawa yung mga insider information doon sa particular na pinagtatrabahuhan mo, or yung mga frustrations mo doon sa pagnenegosyo. Hindi po magandang bagay ito kasi kung ikaw ay empleyado, po pwedeng makita ng mga future employers mo or future prospect na employers mo yung mga ipinopost mo sa social media. Po pwedeng makikita nila yung particular post mo about a particular company, yung paninira, for example, or pagreklamo mo doon sa particular person doon sa company. At syempre, i-apply nila ito doon sa hiring process nila kung isa ka doon sa gusto nila, halimbawa, na ma-interview at ma-invite doon bilang maging empleyado nila. Gayun din doon sa mga negosyo, huwag nating ipagkalat yung mga trade secrets natin. Huwag nating ipagkalat yung mga value-added services and products natin doon sa negosyo dahil iyon yung nagdi-differentiate, iyon yung nagpapaiba sa atin doon sa kaparehas na negosyo. At kung makokopya ng buong pamayanan or lahat ng mga taong nagbebenta ng parehong product, yung diskarte mo, ano pa yung maiiwan sa'yo? Ano pa yung panghahawakan mo na tatangkilikin ka doon sa mga produkto o serbisyo mo? At yung panghuli na dapat hindi natin ipagkalat ay yung ating family issues. At syempre, nakakatuwang magbasa minsan doon sa social media, halimbawang yung away ng kapitbahay natin or yung away doon sa kabilang baryo dahil halimbawa sa relationship or doon sa pera or doon sa panluloko, etc. Masarap siyang basahin, pero kung tayo mismo yung pinag-uusapan, kung tayo mismo yung istorya mismo natin yung binabasa sa social media, ano yung mararamdaman natin? At syempre, paano ba ipopost ng ibang tao ito kung hindi nila alam yung nangyayari sa pamilya natin? Usually, makikita natin na ang nagpo-post is yung kapitbahay natin or yung nagpo-post is yung mga kamag-anak natin. Yung mga nakikita natin doon sa mga talk show na nagre-reklamo, sino-sino mismo yung mga witnesses nila, karamihan kamag-anak, karamihan kaibigan, kapitbahay na nakarinig or pinagkwentuhan, etc. etc. Kaya yung mga family issues natin, na akala natin ay within the family lang, ay kumakalat na pala doon sa pamayanan. At oras na in-upload ito sa social media ay pagpipiestahan na ito ng buong mundo. Ang family issues ay dapat nakatago lang or nandoon lang sa loob ng pader ng ating tahanan. Kung meron tayo halimbawang disagreement sa family natin, ay dapat ayusin natin doon sa loob ng ating bahay. Halimbawa, magkakasabay tayong kumain. Halimbawang bago tayo mag-umpisa ng araw or bago matapos yung araw natin, ay isolve na natin. Maliban na lamang, halimbawang kung nagsisigawan kayo dahil lasing yung asawa mo at syempre sumisigaw ka din, i-expect mo na alam ng buong kapitbahay kung ano yung nangyayari sa'yo. Again, family issues, sensitive ito dahil syempre makakatouch ito ng personal information. Kung pwede rin na maging susi ito halimbawa doon sa issues ng kaligtasan or issues, halimbawa, safety ng mga anak mo. At iyon yung dapat consider natin. Yung mga tao na involved at saka yung mga tao na wala namang kasalanan pero na-involved. Kaya, hindi natin dapat ipagkalat yung family issues dahil para sa family lang natin ito. At kung hindi natin kapamilya, yung mga taong may hawak nito ay malamang ay nakita nila or nasaksihan nila yung mga bagay na ito doon sa hindi tamang paraan or baka mamaya ishinare mo sa iba na dapat hindi mo naman ishinishare yung mga information na ito.
So sana ay may natutunan tayo sa video ito at kung meron tayong tips, questions, or experience, wag na po yung chismis. Mangyari po lamang na mag-email sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon dito po sa subscribe button para po alam po natin kung meron po tayo bagong video na i-upload. Muli, maraming pong salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW, at medyo namamatay na yung ilaw pero may mga information na dapat sa akin lang. May mga information na kaya siya personal information ay dapat personal sa atin ito at hindi natin ipinagkakalat. Dahil baka mamaya pag ipinagkalat natin ito ay ilalagay natin hindi lang yung sarili natin or hindi lang yung mga taong sa paligid natin sa kapahamakan. Baka mamaya pati yung future natin, pati yung discarte natin sa future ay madiskarin or hindi natin maituloy dahil alam na ng mga tao kung ano yung magiging steps mo at wala nang matitira sa'yo. Yun po lamang at magandang buhay mga ka-OFW. See you po on the next video.